sa mga balitang mayroong pag-asa. 15 mga tao nagpasyang magbabautismo dahil sa pangunguna ng Diyos sa nagpapatuloy na pangangaral at mga paglilingkod ng mga Adventista sa Cavite. Health and Happy Family Bible-based seminar isinagawa ng mga Adventista sa San Antonio, Quezon. 19 na mga tao na ihatid sa pagbabautismo. 51 mga bagong senior youth leaders kinilala ng Southern Luzon Mission matapos ang isang linggong pagsasanay. Training workshop para sa mga children's ministries leader at vacation Bible experience coordinators idinaos sa South Central Luzon Conference. Affirmation of Love program lalong nagpatibay sa relasyon at pananampalataya ng mga Adventistang mag-asawa sa Central Occidental Mindoro 2 District. Mga Adventistang kabataan mula Rojas Oriental Mindoro nagsagawa ng outreach program at naglingkod sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Teen Ministry Seminar idinaos din doon. Central Luzon Conference Adventist Young Professionals and Area 1 Youth Federation magkatuwang sa mission trip na kanilang isinagawa sa Barangay Dimanayat, San Luis, Aurora. Ugnayan at pananampalataya ng mga Adventistang pamilya sa Upper Laguna District lalong tumibay sa Family Camp. Lahat ng yan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today and PUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. 15 mga tao sa General Trias, Cavite ang naging bagong mga kaanib ng Seventh-day Adventist Church kasunod ng kanilang pagpapasyang magpabautismo. Sila ay nahikayat dahil sa pangunguna ng Diyos sa nagpapatuloy ng mga paglilingkod at iba pang ministry ng mga Adventista sa teritoryo ng Cavite Mission. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Samuel Fuentes. 15 individual ang nagpasyang tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas at ipahayag ito sa pamamagitan ng bautismo. Ito ay bunga ng gawain ng banal na espiritu at sa pamamagitan ng masiglang pakikibahagi sa gawain ng Diyos ng mga Adventista sa siyudad ng General Trias. Lord, ano kung talagang totoong nandyan ka, please help me. Help me na makaget through sa pinaka lowest valley ko talaga. Parang yun na yun talaga yung pinaka lowest point ko at all eh. Tapos the next day po, nagpa-check up ako. Yun na yung nakilala ko si Sister Kat. Na nagkataon lang na nakatabi ko siya sa hospital. Kinento ko yung ano ko, yung kung bakit ako nagpapa-check up. Tapos pinag-pray over niya ako. Tapos natouch ako talaga na may nag-pray over sa akin na hindi niya naman ako kilala eh. Pero may mga taong nagki-care pala kahit hindi ka kilala. Tapos pagka-uwi sa bahay, tinext ko siya na ano, baka pwedeng sumama ako sa church niya. Kapag napapaligiran ka pala ng mga taong tagasunod talaga ni Jesus, ng Lord, alam mo, ramdam na ramdam mo yung presence na yung circle of friends mo, yung circle mo is guided. Tapos kada pray ko talaga, parang laging may answer agad. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Kasi parang kahit na lost ako noon, hindi mo pala ako pinapabayaan. Ngayon po iba yung feeling ng peace. Ayun yung pinakamasasabi ko. Meron akong sense of peace, saka gratefulness, na pinaka-thankful ako na nawala kasi sa akin noon. Yung gratefulness na pagising mo pa lang, pagmulat mo pa lang ng mata mo, magpasabi ko talaga, thank you Lord. Lagi nating alalahanin yung panawagan at utos sa atin ng Panginoon na tayo'y humayo, magdisipulo sa mga bansa. At naniniwala ako na ang Panginoon ay gumagawa sa mga puso ng bawat individual na makakausap at makakasama ng kanyang bayan. At ang Panginoon din ang kasama natin sa patuloy nating paggawa at paglilingkod sa Kanya. Tunay po tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa mga pagkakataon po na ibinibigay sa atin na maging bahagi po ng ating pong sinasagawa pong fellowship na kung saan po tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagpatotoo sa kabutihan at pagpapala ng ating mahal na Panginoon na ginamit po niya ang mga tao na kung saan po ay malaking naging bahagi ng ating buhay kung nasaan man tayo ngayon. At sa ngayon nga po ang inyong pong lingkod ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon sa mga turo't aral natin tinanggap na kung saan man tayo naroon ay ito po ay ang malaking ginampanan
ang ating pananampalataya. Mula rito sa siyudad ng General Trias, Cavite, ako si Samuel Fuentes, hatid ang balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Naihatid sa pagbabautismo ang 19 na mga tao dahil sa pagpapala ng Diyos sa isang linggong gabi-gabing Health and Happy Family Bible-based seminar na idinaos ng mga Adventista sa San Antonio, Quezon. Sa temang Crossroads, ang nasabing seminar ay pinangunahan ng Central Quezon to District Adventist Community Services. Maghahatid ng balitang may pag-asa si Felice Eliana Palma. Crossroads, what will you decide? Iyan ang naging tema ng crusade na pinangunahan ng distrito ng Central Quezon 2 at ng ilang mga pastor ng ating misyon. Ginanap ito sa Cultural Center ng San Antonio, Quezon na simula ng programa ng pag-aawitan sa pamamagitan ng isang singing group na Friends for Life. Kasunod naman ito ang health lecture na umikot sa salitang wellness na ibinahagi ni Sister Cecil Guia. Ipinahayag naman ni Pastor Bob Lawson ang mga aral at importansya ng pagpili sa Panginoon sa dinami-rami ng daang pwedeng tahakin. Bagaman may pagsubok sa pagkakaiba ng lengguahe, ay nagsugo ang Panginoon ng isa pa niyang anak na si Pastor Benhar Angelo Lagrada para magsilbing tagapagsali ng Ingles sa Tagalog. Habang nakikinig ang mga nakatatanda, ay may nagtuturo rin sa mga bata. Sa pagtutulungan ng Children's Department at pati na rin ng asawa ni Pastor Lawson na si Ma'am Carol, natuto ang mga bata ng mga kanta at gumawa ng iba't ibang craft. Araw ng Sabado nang nagkaroon ng pagsamba bilang pagtatapos ng 7 gabing pagpupulong at sa tulong ng Panginoon, mayroong 19 ang pumiling magpasako kay Hesukristo. Kasabay ng pagbabautismo sa MGM Resort and Cottage, nagkaroon ng graduation ang Children's Department. Pagkatapos noon, nagkaroon ng mini-concert na kung saan nagbahagi ng awit ang bawat iglesia at pati na rin ang Friends for Life. Pinahagi naman ni Pastor Johnson Gomez, isa sa mga tumulong na pastor, ang mga pagsubok na tinahak ng grupo upang maging maayos ang naturang pangangaral. Alam po natin ang lugar na ito ay unentered territory. Wala pa pong totaling simbahan ang aming pong naranasan sa aming paglilingkod na napakahirap makipag-usap sa mga tao. Una sa lahat, kami po ay hindi kakilala. At pangalawa po ay hindi kami taga rito. Pero gayon pa man mga kapatid, kami ay gumagawa ng paraan. Kami po ay gumagawa ng care group league para maabot natin yung mga kabataan. Doon naman sa mga magulang po, kami po ay gumagawa ng house visitation. Ganun pa man sila ay minsan hindi kami hinaharap, hindi kami kinakausap, pero hindi po kami napagod. At sa bandang dulo mga kapatid, ay tayo'y nagtatagumpay. Natapos po ang ating paglilingkod dito sa pamamagitan ng crusade at sa awa at tulong at biyaya ng ating Panginoon ay sila po ay masayang tumanggap sa ating Panginoon. Kinagabihan ay nagkaroon naman ng paglalaro o social night ang mga kabataan at sama-samang nagpalalim ng koneksyon sa bawat isa. Araw ng Linggo, nagsagawa naman ng medical mission ang mga kapatiran na pinangunahan ni Pastor Joe Galavit at ng mga doktor. Nagbigay sila ng libreng dental and optometry check-up, medical consultation at random blood sugar testing. Nagkaroon din ng chiropractic session sa tulong ng Win 8 Living. Maraming pagsubok ang naging hadlang, ngunit tunay na ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang nanaig. Sa Diyos lamang lahat ng papuri. Naghahatid ng balitang may pag-asa, Felice Eliana Palma para sa Hope Today NPUC News. 51 bagong senior youth leaders ang itinalaga sa pangunguna at paglilingkod ng Southern Luzon Mission Adventist Youth Ministries. Sila ay kinilala matapos ang isang linggong training na sinunda ng commissioning ceremony na ginanap sa Panikwason, Naga City. Si Christian Ed Bonggon ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Ang Southern Luzon Mission ay nagkaroon ng SYL training and commissioning dito sa Panikwason, Naga City. Isang makabuluhang kaganapan para sa komunidad ng Seventh-day Adventist Youth ang isinagawang Senior Youth Leadership Training and Commissioning dito sa Bicol Region. Pagkatapos ng isang linggong pagsasanay, 51 kabataan ang itinalaga bilang isang ganap na Senior Youth Leader. Minarkahan nito ang isang mahalagang sandali sa misyon ng simbahan na pangalagaan at paglingkuran ang mga kabataan ito.
Salamat sa Panginoon. Sobrang maganda yung experience dito sa SYL training. It was really so wonderful that I have learned as a trainer or as a newly commissioned SYL leader that I need to go. And more so, not only going, but to go with Jesus Christ each and every time. I am happy. Sobrang masaya yung buhay ko na that I am a leader now who has been commissioned by the work of the Lord. I appreciate the Lord because the leaders of SLM, they organize this training and also this commissioning for us to be equipped for the ministry of Christ Jesus. Thank you so much. It was wonderful and nice experience here at our training. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagsasanay sa mga kabataang leader para sa paglilingkod. Ito ay nagpapaalala na hindi lamang sila ang hinaharap kundi ang mga kasalukuyang pinuno ng simbahan. Ang pagsasanay na ito ay nagbigay ng mga kinakailangang kasanayan at espiritual na pundasyon upang matagumpay na maipalaganap ang ebanghelyo at mapaglingkuran ang kanilang mga komunidad ng may dedikasyon at pag-ibig. So sana lahat na mga na-commission, batch 1 and batch 2 ay lahat makagraduate. So lahat na inyong napakinggan, lahat na inyong natutunan sa ating pong online and face-to-face training and especially the commissioning ay hindi lang ito marinig kundi makita sa ating pong araw-araw na paglilingkod. Ang tunay na pamumuno sa simbahan ay dapat linangin at paunlarin sa pamamagitan ng nakatuong pagsasanay at espiritual na paglago. Commission SYL 2024, we will go! Mula dito sa Panikwason, Naga City at Maylay ni makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Edris Linbunggo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Natuto at nakinabang ang mga leader ng Children's Ministries at Vacation Bible Experience o VBX Coordinator sa training and workshop na isinagawa sa South Central Luzon Conference. Doon, sila ay naging updated sa mga bagong kaalamang makakatulong sa kanilang ministry sa mga bata. Ang balitang may pag-asa, ihatid ni Shaina Jessa Bundad. Nagkaisa ang South Central Luzon Conference at North Philippine Union Conference sa pagsasagawa ng Adventist Children's Ministries Leaders Empowerment and VBX Coordinators Workshop na may temang Bridging the Gap, Every Child Matters. Layunin ng programang ito na pag-usapan at pag-aralan ang mga isyu at sitwasyong kinahaharap ng mga bata sa modernong panahon, maging ang mga solusyon ng Iglesia sa pagharap dito. Ilan sa mga paksang binigyang diin dito ay ang paggabay sa mga bata sa panahon ngayon ng digital era at pagpapalago ng potensyal nila sa pagkakaroon ng espesyal na pangangailangan. Nagkaroon din ng demonstrasyon ng arts and crafts para sa Vacation Bible Experience sa pangunguna ng mga guro mula sa ating paaralan dito sa San Pablo. Gayun din, nagpakita at nagpresenta naman ang mga estudyante mula sa Santa Isabel Adventist Elementary School ng skits, role play at pag-awit ng mga kanta sa tema ng VBX. Hindi lamang limitado sa mga guro at mga tagapanguna sa simbahan, kundi para sa ating lahat ang misyong maging epektibong gabay sa mga susunod na henerasyon. Sa San Pablo City, ito si Shaina Jessa Bondad, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Lalong naging matamis at matibay ang samahan ng mga Adventistang mag-asawa sa Central Occidental Mindoro District sa kanilang pagdalo sa Affirmation of Love program. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng Mindoro Islands Mission sa layuning panatiliing buo at masaya ang bawat Adventistang sambahayan. Si Dan Kaimer Hilario ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Ang Central Occidental Mindoro District ay nagsagawa ng Affirmation of Love para sa mga mag-asawang nais na magtibay pa ang kanilang relasyon sa harap ng Diyos. 22 pares ang nagpasyang makibahag isa na sa aming programa. Pinangunahan ni Pastor Danilo Tecas ang pagbabasbas at ito ay sinagawa sa DSM Foundation Academy, Bayan ng Sablayan,
lalawigan ng Occidental Mindoro. Layunin nito na paigtingin pa ang pag-iibigan ng mag-aasawa sa isa't isa. Gayon din, binibigyan diin ng programang ito na ang Diyos nawa ang gawing pundasyon sa kanilang pagsasama. I am to relate this to affirmation. Every day, nararamdam ko talaga sa asawa. Kasi, ano, ako kasi yung tao napaka-expensive sa touch, kahit sa pagsasalita. Ano, lagi ko ina-affirm sa kanya na siya lang ang pinakamaganda. Ang lalaki sa aking paningin, siya lang. Siya yung nag-iisang mamahalin ko. Naging matagumpay ang aktibidad na isinagawa sa biyaya at tulong ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Departamento ng mga Kababaihan at sa pagtutulong-tulungan ng mga guro at kapatiran. Programa ito na Affirmation of Love na siya ay programa ng Women's Ministry. Naging matagumpay ang gawain sa gabi. Nagkaroon din ng mga aktibidad na kung saan ay makatutulong sa mga mag-aasawa na mapatatag pa ang kanilang relasyon at mapayabong pa ang kanilang pagsasama. Kasabay rin ito ay nagkaroon ng lighting of candle na kung saan ay simbolo ng pag-ibig at liwanag sa pamilya. Magtumibay sa pananampalataya at maitaguyod nawa ng mga mag-aasawa ang kanilang mga anak upang maging kamanggagawa ito ng ating mahal na Panginoon. Yan ang naging panawagan ni Pastor Danilo Fecas para sa mga mag-asawa na naging kabahagi ng programa. Sa pagkakaroon ng ganito pasyon na paigtingin ang magandang relasyon na ng mag-asawa upang ang bawat sambahayan ay maging matibay na mga mananampalataya sa ating Panginoon. Nais kong itagubilin patuloy sa bawat mga leaders ng bawat sambahayan. Tangi po ang mag-asawa na nagsipag-attend sa ating affirmation of love ngayong gabi. Ang inyong mga sambahayan ay maitaguyod, ang inyong mga anak ay makasama lagi sa paglilingkod sa Panginoon. Bilang mag-asawa at bayan ng Diyos, naging positibo ang tugon ng bawat isa sa panawagan. Nawa ay patuloy tayong makibahagi at angkilikin ang mga programa ng ating iglesia at manatiling may pag-ibig sa ating mga asawa, pamilya at komunidad, nang sa gayon ay lubos na makita sa atin ang refleksyon ng masaya at matatag na pamilyang binuo ng Panginoon. Larito sa Bishop Foundation Academy, layunin maghatid pag-asa, ako si Dagdai Manilario para sa Hope Today NPUC News. Naglingkod ang mga Adventistang kabataan mula sa Rojas, Oriental Mindoro nang kanilang dalawin ang mga Adventistang kapatid sa San Jose, Occidental Mindoro. Kasabay nito'y ang pagsasagawa ng Teen Ministry Seminar na pinangunahan ng North Philippine Union Conference Women's and Family Ministries Department. Ang kabuuang detalye, balitang may pag-asa, ihahatid ni Jeremel Joy Taniedo. Isang pagbisita ang isinagawa ng mga kabataan mula sa Rojas Adventist Youth Society dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church na mayroong temang Fellowship with Fellowship. Kasabay naman ito ang isang seminar sa pangunguna ng Women's Department at Family Department na mayroong temang Real Me. Sa layuning gawin ang misyon ng Panginoon sa pamamagitan ng mga outreach program, pinangunahan ng mga kabataan ng Rojas Adventist Youth Society o mas kilala bilang RACE ang pagsamba noong Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng hapon, ikatlo hanggang ikaapat ng Mayo taong kasalukuyan. Isang mini-concert din ang isinagawa kinahapunan kung saan ang RACE ay naghandog ng mga awiting papuri sa Panginoon na patuloy nagbibigay inspirasyon sa bawat tumalo na magpatuloy lamang sa pakikisangkot sa gawain. Dahil sa outreach program na ito, ang dalawang iglesia ay nagkaroon pa ng mas malalim na ugnayan sa isa't isa, lalong higit sa ating Panginoon. The purpose of our outreach program is to have fellowship with our fellowships. Bilang kabataan, dapat hindi lang tayo nagpapagamit sa loob ng ating church, kundi dapat mag-reach out rin tayo sa iba nating kapananampalataya para maibahagi natin ang kanyang salita. Kasabay nito, isinagawa ang Teen Girl Ministry, isang aktibidad na ipinanukala ng North Philippine Union Conference Women's and Family Ministries Department sa buong teritoryo
upang matulungan ang mga kabataan sa pagkilala sa kanilang mga sarili. Kung ano ba ang kanilang mga hangarin, talento, ganun din kung ano ang nais ng Panginoon sa kanilang buhay. Mas nakilala ko po yung aking sarili, then yung mga skills po natin, maaari po nating gamitin to praise God. Nalaman ko din po na lahat po ng insecurities natin po na isip about po sa ating sarili is gawa lamang po ng ating kaaway, which is kabaligtaran po sa kung paano po tayo tignan ng ating Panginoon. Nais sa katuparan ng seminar na ito sa pangunguna ng Mindoro Islands Mission Women's Department at ito ay dinaluhan naman ng mga kababaihan mula sa buong area ng Occidental Mindoro. Ang layunin ay upang malaman ng ating mga teenagers kung ano ang kanilang role, kung sino sila, at ano ang plano ng Panginoon para sa kanila. Ang programa na ito ay collaboration ito ng Women's Ministries at ng Family Ministries. MIM, we will go with our teens! Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jiramel Joy Tanyedo para sa Hope Today and PUC News. Napuno ng masayang karanasan ang mission trip na isinagawa sa Barangay Dimanayat, San Luis Aurora ng mga kabataang Adventista ng Central Luzon Conference. Magkasamang naglingkod doon ang Young Professionals at Area 1 Adventist Youth Federation. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Edric Dumandon. Tagumpay na naisagawa ang Mission Trip 2024 ng CLC Young Professionals and Area 1 Adventist Youth Federation sa pangunguna ng kanilang presidente ng CLC Young Professionals na si Ms. Devi Ramel at Area 1 Young Professionals Vice President na si Ms. Angelica Pablo noong April 2024 na may temang A Clear and Compelling Call. Nakidalo din dito sila Pastor Rodney Soledad, Pastor Anthony Fortu, Miss Lilian Tiburcio at ang ating CLC Youth Director na si Pastor Marlon Ramirez. Nagkaroon din ng dental mission hatid ng CLC Young Professionals sa pangunguna ng mga volunteers and doctors na nakisangkot sa gawain dito sa Barangay Dimanayat, San Luis Aurora. At nagkaroon din ng gift giving hatid ng Area 1 Adventist Youth Federation. Ako po si Edric Dumondon para sa Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today. Masayang family camp ang idinaos ng mga Adventista sa Upper Laguna District. Ito ay idinaos sa Liliw, Laguna kung saan sa kanilang pakikinig sa mga mensahe at pakikibahagi sa mga nakahandang activity ay napatibay ang kanilang relasyon at pananampalataya bilang mga Adventistang pamilya. Si Fedible Joyce Tongohan ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Upper Laguna District Family Camp 2024 na ginanap dito sa Don Vegas Campsite and Garden na may temang Strengthening Family Relationship with God. Dinaluhan nito ng mga pamilya at individual mula sa distrito na tunay na naligayahan at nasabik sa mga activities na hinihanda para sa kanila sa pangungunan ng Family Ministry at ni Pastor Dale Barnero. Upper Laguna District ay nagsagawa ng kanilang 4 days na family camp na may temang Strengthening Family Relationship with God. Ito ay ginanap sa Don Vegas Campsite and Garden sa Liliw, Laguna sa pangunguna ng mag-asawang Brother Chess at Sister Lizelle Maningtim katulong ni Pastor Dale Barnedo na siya namang District Pastor. Maraming salamat po dahil ito yung unang pagkakataon na ang experience ko ay talagang maraming natutunan, nagpakumbaba at sa lahat sa ating Panginoon na patuloy at patuloy na gumagabay sa bawat sa atin. Isang napakalaking opportunity ang ibinigay niya sa akin mismo at sa aking pamilya, sa aking buong sambahayan na makasama sa camping na tulad nito. Sinamantala din naman ng mga kabataan ng distrito ang ganitong pagkakataon upang magsama-sama at makiisa sa mga gawain. Nag-bonfire din at in-enjoy ito ng bawat isa. Ilan sa mga direktor galing sa SCLC ang naging tagapagsalita sa nasabing family camp.
Kabilang na dito sina Mrs. Mary Christine Caspe, Pastor Jubilee Estrada at si Pastor Joshua Baldera na siyang naging punong tagapagsalita simula day 1 hanggang day 4. Ating inaakay ang bawat kapatiran na panatilihin ang family worship sa tahanan, ang sinasabing back to the altar upang sa gayon tayo ay lalong magiging masaya sa paglilingkod sa Diyos habang naghihintay tayo sa kanyang malapit ng pagbabalik. Kabahagi nito ang pagkakaroon ng ilang mga activities na makakatulong sa bawat pamilya at individual sa distrito. Kasama na dito ang mga palarong masusubukan ang tatag at pagtutulungan ng bawat isa. Naging memorable ang camping sa distrito ng Upper Laguna, kaya sa loob ng 4 na araw na sila ay magkakasama, walang nasayang na pagkakataon at tunay na nakapagbigay lakas at tatag ito sa samahan ng bawat pamilya at ng buong distrito. Layuning maghatid ng balita ang punong-puno ng pag-asa mula sa distrito ng Upper Laguna, ako si Fedibel Joyce Tunguhan, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Tunay na may good vibes, airwaves of love from dusk till dawn. Our love for you is strong. Sa good news at music we will go. Sa AWR 89.1 FM, pag-ibig at pag-asa ang hatid namin. Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. AWR, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up. Every single time. Sa AWR, 89.1 FM, programang Health and Family, ang hatid namin. Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR FM, blessings flow. Mula gabi umaga, kasama mo kami. Sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ng AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigan news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ng hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Myra Jim Taniedo at ito ang Hope Today NPUC News.